Welcome back to our channel. For today's vlog, meron tayong i-unbox na isang napakagandang nabili namin na talaga namang kailangan namin sa mga panahon ngayon, especially si Una at Isa ay lumalaki na at talagang makalat sila, guys. Lalo na natututo na silang kumain mag-isa, ganyan. So, minsan bibigyan mo ng biskuit kung saan nilalagay, dinudurog-durog sa gilid-gilid, ganyan. So, ito, panglinis to, guys. So, siguro nakita nyo naman na sa ating title, ang aking tinutukoy na appliance is itong Yuki Vacuum. Ayan. So, sabi dyan, move with freedom, clean with style. Ayan. So, ito, guys, very handy siya, no? Nakita nyo naman sa itsura. So, actually, ito nagamit na namin. Unbox ko na nagamit na namin. Kasi hindi na ako makapaghintay. Itong video na ito, kung ginawa ko ito ngayon, matagal na namin siyang nabili. So, ginamit ko muna, no? Para at least meron din akong ma-review sa inyo. While unboxing this one, yan. At kung may plano kayong bumili, actually, ito nabili namin ito sa Lulu Hypermarket. Doon sa may tukba part. Ayan. So, sale siya, guys. Hindi ko kabisado, hindi ko na matandaan kasi syempre sobrang tagal na. So hindi ko matandaan kung magkano yung bili namin dito. Pero ilalagay ko na lang dito yung presyo ng presyo nitong Yuffie na vacuum na ito. Ayan, maliit lang siya, guys. Ang tawag pala dito is Yuffie by Anker Homebac H11 Pure. Ayan, so yun yung pangalan niya. So, kung gusto nyo i-search itong product na ito, go, guys. Ayan, Yuffie by Anker Homebac H11 Pure. Ayan, so yun. Pakita ko sa inyo yung tsura ng box niya. Ayan, maganda siya, oh, kapag nagkakalat yung mga bata. Ayan. Even sa pet daw, yung mga balahi-balahi. Oh, ayan. So, ganyan siya. Pwede din, oh, sa laptop. Basta sa mga singit-singit. Ayan, actually, nagamit na namin ito talaga kasi nung nagkalat ng biscuit si Nauno at Isa, mga bread sa sopa. Ang hirap linisin, guys. So, yun. Ang kasama dito sa box na ito ay andito din, guys. Ayan. So, sabi dito, what's in the box? Homebac H11 Pure, yung mismong vacuum. Meron siyang kasamang 2-in-1 crevice tool. Yun yung parang, yung nakita nyo dito, oh. Ito. Ayan, yung itong, ayan. Ayan. Kasi ito lang siya, eh. Parang ganyan. Pero pwede mo siyang lagyan ng ganito para dun sa mga singit-singit yung talagang sa mga keyboard, ganyan. Yun. So, yun yung 2-in-1 crevice tool. Ayan. Tapos, meron siyang USB to micro USB cable. Ayan. So, ito yung charger niya, guys. Medyo matagal lang ito i-charge. I think buong araw. Hindi ko matandaan. Pero, ang tagal sinarge ni Daddy Adlai to. Pero, guys, ang maganda dito, malakas yung higup niya. No? Maliit siya na device, pero malakas yung higup niya ng dumi. Ayan. So, siyempre, ang ganda pa naman. Ang ganda ng brand niya, actually. Ito, kilala talaga ito sa mga robot na mga vacuum. Kaya binili din namin ito kasi parang, ay, ang ganda naman ng brand niya. And mura lang. So, yun. Ilalagay ko na lang dito yung kanyang presyo. Kasi hindi ko na matandaan. Matagal na namin nabili ito. Ngayon ko lang talaga na i-unbox. Ayan. So, guys, samahan nyo kung i-unbox itong Yuffie Homebac H11. Buksan na natin itong ating Yuffie Homebac H11 Pure. Ayan. So, ayan yung itsura niya, guys. Okay, so buksan na natin. Sabi ko nga na-unbox ko na ito. So, nakabukas na siya. Ayan. Dinalip ko lang sa original packaging niya. Yuffie, sabi niya. Okay, so ganyan ang itsura niya pag makikita nyo. Ayan. Okay, so may tatlo siyang yun lang naman yung nasa box, guys. Yung mismong device, yung parang nilalagay doon sa kanyang mouth, and then itong cable. So, syempre, ito pinaka-importante sa lahat. Ta-da! So, yun, nakalagay dyan ng Yuffie. Likod pala to. Ay, hindi, harap ba ito? Harap. Na-confuse pa ako, guys. So, yung likod niya, yan, merong air vent. So, dito yung mga ano niya. Do not store this device in a car or in a high temperature environment. So, hindi siya pwedeng i-store sa car. So, dito lang siya. Yun na, pag kailangan lang sa car, sa Android. Pero guys, ito yung kanyang USB charging. Tapos, ito nga, air vent niya. Yan, tapos, oh, tataka kayo, nasaan yung mismong vacuum. Ito yung pinaka-handle niya, guys, yung nasa top. Tapos, ito, meron siyang cover. Ta-da! So, yun. Paglilinisan niya siya, guys.
Since, wala, nagamit nyo na siya, diba? So, lilinisan nyo, ayan. Natanggalin nyo lang. Iniikot lang. Kasi ito, iikot lang din para matanggal. Ayan. So, medyo madumi na siya, guys, kasi ginamit na namin. Ito yung parang pinaka-filter niya. Pero, pwede naman kasi siyang hugasan. Ayan. So, yung mga dumi-dumi pa. Pero, grabe, guys, talagang galing na hihigop niya talaga yung mga breadcrumbs, ganyan. Ayan. So, pag ibabalik mo, wala. So, guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Okay? So, ito yung kanyang pinaka on and off. Ito, hindi ko alam kung ano tong O3 na to. Hindi ko alam. Ito, ito yung pinaka power on. Sample ako nung talagang dumi tapos sige later tignan natin kung ma-insert natin sa video. Pero yun. Tapos yung kanyang ito yung sinasabing 2-in-1 credit device. Ito yung nakita nyo diba yung sa keyboard. Ito yung talagang pinaka man ano na na area. Ayan, ito yung kanyang. Pero paano ba ito? Parang ganyan ata. Dalawa siya, pwede yung ganyan, yung pinakasingising. Kasi itong yung mouth nito, medyo mataba siya. So, kung gusto nyo ng yung kasingit-singitan talaga, guys, ito yung gagamitin. Yan. Tapos, kung gusto nyo yung talagang pinakamanini, ito. So, yun. Meron siyang choices. So, bali parang tatlo. Kalakas pa rin sa deck. Yung sa brush. Yun. Ganyan siya, pwedeng pinakasingit-singit, pwedeng yaan, yung pinakasingit, yung opening ng mouth niya, pwede naman din yung, ayan. So, may choices kayo, guys. So, yun, yung nasa box, and then, syempre, hindi mamawala ang charging cable. So, I think ito, ano lang din, para same lang siya sa mga standard na, yung mga charger ng cellphone. Ayan, so, ayan siya. Ayan lang naman siya. USB na to. So, wala lang siyang adapter, pero marami naman kaming adapter dyan. So, okay lang. Yun. And sabi ko nga sa inyo, medyo matagal siyang i-charge. So, kailangan nyong maging patient while waiting sa pag-charge. So, yun. Yun nga pala yung cover nito. So, kailangan nyo i-cover siya para maitayo nyo siyang ganyan. So, kapag i-store nyo lang siya, ganyan lang. Di ba parang hindi siya mukhang vacuum? Para lang siyang display. So, hindi siya mukhang vacuum. Dati naku-confuse ako dito eh. Kung saan ba yung top and ano. Pero ito, makikita nyo yan. Yung hawakan niya talagang may pa, ganyan. May talagang ano siya sa paghawak. Madali siyang hawakan. Yun, hindi lang maganda sa kanya. So, yan yung harap. Okay, and then ito yung likod. Then, nalimutan ko pala. Siyempre, hindi rin mawawala ang manual. So, yun, manual. Pero hindi na, siyempre, hindi na namin binasa. Self, ano na lang. Self-discover. So, yun lang guys, yung ating unboxing ngayon. Babasahin ko yung mga nasa box, guys, kasi para at least alam nyo. Ayan. So, sabi dito, UP by Anker Homebuck H11 Pure Cordless Handheld Vacuum Cleaner. Sabi dito, 1.3 pounds or 600 grams compact design. So, talagang magaan siya. Lightweight siya, guys. Tapos, super strong. 5,500 PA suction. So, hindi ko alam kung ano yung 5,500 na yan. Basta yun yung nakalagay dito. And O3 purification. Ito, hindi ko alam yung O3 purification na to. Siguro, i-discover ko pa. Ayan. So, yun lang, guys. Yung nakalagay. Tapos, yan yung gilid. Okay, tas yung likod. Ayan, si Kuya. Nagbabak yung kasama yung aso niya. Ayan. So, inano lang dito. Parang, iba-ibang language. Sabi dito, ideal for everyday mess. No, lalong-lalo na si Uno at Isa talaga. With just 1.3 pounds or 600 grams, but packs a sponge. Quickly grab and tackle accidental mess using the 5,500 PA suction power. Freshen up, eradicate odors, and freshen up small areas simply by tapping the O3 switch. Oh, yun pala yung O3 purification. Ito,
Kaya nagtataka ako, ano tong button na to? Yun pala, ipe-freshen up niya. For example, siguro, yung dumi is mabaho or something like that. Ito, pwede mo tong pindutin para ma-freshen up, parang mawala yung amoy, parang gano'n. So, yun, diba? Dapat pala nagbabasa tayo, guys, para malaman natin yung gamit ng mga buttons na to. Ayan. So, every nook and cranny covered. Ayan. So, use the 2-in-1 crevice tool to reach into any corner or hard-to-reach area. So, yun. May mga talagang singit-singit na ang hirap abutin, lalo na kapag sa mga lalim ng supa, sa sasakyan. So, napaka-helpful nito. Sabi ko nga, grabe, ito yung isa sa mga nabili namin na talagang worth it talaga. And mura lang siya, guys. Basta ilalagay ko dito yung kanyang presyo para alam nyo, guys. Sa Lulu Hypermarket namin ito nabiligin. Talagang wala kaming balak. Nakita lang namin siya na sale. Tapos, nakita nga namin yung brand na Yofi. Di ba nga, sabi ko, sikat na sikat to. Hindi man namin afford yung robot na vacuum. At least ito, di ba? Talagang magiging useful sa amin ito. Lalo na sa mga mess ng mga bata. So yun, guys. Okay, guys. So yun lang yung ating unboxing video for today. I hope na meron kayong mga nakuhang ideas. Ano, may natutunan kayo sa video na ito. Kung kayo man ay nagbabalak na bumili ng ganitong device, especially kapag kayo ay ok-ok na katulad ko. Ayan, ok-ok sa paglilinis. Kung marami kayong ay kung may mga bata kayo na yun, mahilig magkalat ng kung ano-ano. Ayan, bagay na bagay ito sa inyo, guys. Magiging very useful ito sa inyo. Sa inyong everyday life. Ayan, magiging, kumbaga, gagaan yung inyong trabaho sa tulong nitong device na ito. Ayan. So, yun. Kailangan ko nang magpaalam, guys, dahil yung mga anak ko ay iniwan ko lang dun sa kwarto, nanonood ng TV. Ayan, para lang ma-vlog ko itong unboxing na ito. So, yun lang, guys, yung mai-share ko sa inyo. I hope makita ko pa kayo sa next videos namin. So, bye for now and see you on our next